guys! Welcome back to my channel. So today, i-review natin itong watercolor confetti set by Art Philosophy. Ito yung parcel na bubuksan natin, guys. So, nabili ko siya sa Shopee. And then, yung pangalan ng store ay The Yellow Violet House. By the way, guys, in fairness doon sa delivery nila, sobrang bilis. After 2 days, na-receive ko na siya. So, kung gusto niyo umorder sa kanila neto, guys, yung link ay nandoon sa description box. So, check nyo na lang. So, eto na siya. Ayan. Nakabalot lang siya sa brown envelope. So, open natin. Nice! Ang dami niyang freebies. At nakikita ko na rin yung watercolor natin, guys. So, ayan. Check natin yung freebies. Isa-isahin natin. Ito yung receipt natin, guys. Ayan. So, yung price niya is 1,300 pesos. So, ito na yung watercolor natin, guys. Nakabalot lang siya sa bubble wrapper. Hindi siya nakalagay sa box. Ito na yung pinaka-packaging niya. Ayan. So, ito yung design niya. Very simple lang. Colorful polka dots, and then yung Art Philosophy watercolor confetti set, and then nakalagay din yung number of colors. So ito yung likod, and then yung sides. Kahit hindi siya naka-box, guys, wala siyang dent, wala siyang damage, at saka makinis siya. So ito na yung loob. Ayan, close up natin. Napansin ko, guys, na merong plastic cover yung likod ng color card natin. Ayan. So, siguro para hindi siya magasgasan or whatever. Lagyan natin siya dito. So, may kasama siyang water brush, guys, na maliit. Check natin yung bristles. So, ayan. Okay naman siya. Super white ng bristles niya. And then, yung size niya is halos kasing laki ng palad. Meron din siyang kasamang maliit na sponge. So, pang-absorb ng water, pang-lift ng watercolor, and then may 3 wells. So, pwede siyang gamitin kapag mag-mix kayo ng colors. So, ito yung color names ng nasa palette natin, guys. So, we have the white, lemon, yellow, melon, then cherry, wild strawberry, and then marigold, papaya, orange, carnation, pink, wild rose, sky, denim, blue, teal, purple, lime, black, brown, wood, moss, sand, and anise. So, total of 24 colors.
So guys, gawa na tayo ng swatch card para ma-swatch na natin isa-isa itong colors natin. Sa paggawa natin ng swatch card, of course, gagamit tayo ng pencil, permanent marker, and ruler. Yung size ng swatch card natin is 4x6. So, 6 rows and then 4 rows. So, ito na siya, guys. So, I know some of you are curious about the size of this palette. So, yung length niya is 6 inches and then the width is 4.25 at yung kapal naman niya ay 1/2 inch. So, bago tayo mag-swatch, guys, papatakan na muna natin isa-isa yung watercolor natin para ma-activate na yung pigments nga. Start na tayo mag-swatch, guys. So, ang gagawin natin ay from dark to light. And then, for those who are asking bakit may black lines, para makita natin kung gaano ka-opaque yung watercolors. So, ito yung first row natin, guys. So, sa first row, mapapansin agad ninyo na sobrang vibrant ng pigments niya. Pero, hindi siya opaque. Sobrang transparent niya. So, ano ba yung opaque? Kapag sinabi natin opaque, guys, kapag in-apply mo siya, nakukover niya yung black. Pero madalas sa mga opaque colors ay chalky. So, ito na yung swatch card natin, guys. Kapag natuyo, scrub natin siya. Ayan. Hindi siya chalky. Wala akong maramdaman na chalk sa kanya. And sobrang vibrant nilang lahat. At isa sa kanila ay hindi opaque. Lahat sila transparent. So, ayan. Close up ko lang para makita ninyo ng malapitan. Makita ninyo na sobrang vibrant talaga niya. And kung mapapansin ninyo, yung colors niya, perfect siya for botanicals and landscaping. So now, gagawa tayo ng sample painting using this. Isa to sa mga freebies na na-receive natin. Napansin ko kasi na watercolor paper siya. So, naisip ko na ito na lang yung gamitin natin.
guys, ito na yung sample painting natin. So guys, tapos na tayo mag-swatch. Tapos na rin tayo gumawa ng sample painting. So, ang question na lang ay, worth it ba? So, for me, again, for me, worth it naman siya guys. Because, first, sobrang pigmented ng colors niya. Second, sobrang vibrant. Third, maganda siya for wet on wet technique. Fourth, maganda yung blending niya with other colors when you combine 2 to 3 more colors. And then, fifth, mabilis yung reactivation ng watercolor pigments doon sa watercolor paper. Kung i-rate ko siya ng 1 to 10, ang ibibigay ko sa kanya ay 9. Kasi guys, napansin ko doon sa palette natin, ang daming colors ng yellow and orange. So, sana bawasan nila yon and then dagdagan nila yung color green. Yun lang naman guys. Ayun lang yung naging concern ko. So, overall, okay na okay siya guys. So, that's all for today guys. Thank you for watching and sana nakatulong itong review natin. Again, thank you so much and see you in our next videos. Bye!